Yan ang sigaw ng solid DDS o Digong Duterte supporters sa harap ng Quezon City Hall of Justice. Ang kanilang pinaringgan, mga progresibong supporter ng ACT Teachers Party List. Nasa QC ang dalawang grupo Lunes ng hapon December 4 sa preliminary hearing ng kasong isinampa ng ACT Teachers Representative na si Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kasagsagan ng picket protest ay mag-isang sinagot ng pro-Duterte vlogger na si Dan Chan ang mga makakaliwa. Bit-bit rin ito ang poster na may mugshot ni Castro. Walang ginawa! Yes, walang ginawa! Yes, walang ginawa! Yes, walang ginawa! Ano to? Ano to? Anong status ng kaso na to? Si Castro ay kabilang sa mga nahuli noong 2018 sa bayan ng Talaingo, Davao del Norte. Dahil sa bit-bit na 14 na minor de edad na wala umanong paalam sa mga magulang. Ikinulong sila sa Talaingod sa mga kasong kidnapping, child abuse at trafficking pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Sa panayam kay Chan, mariin itong kinundina si Castro. Now France, o Congressman France o France, na komunista at NPA. Ang tanong ho ng taong bayan, kayo po ba yung France na NPA at komunista? Yun lang ho ang tanong namin eh. Nagugat ang kaso ni Castro laban sa dating Pangulo dahil sa pinagbantaan ro nito ang buhay ng mga kaliwang kongresista sa kanyang programa sa SMNI, nagikan sa masa para sa masa. Pero para kay Chan at sa milyong-milyong supporters ni dating Pangulong Duterte. Yun lang ho ang tanong namin eh. Kaya, Pras, kayo, kung tatanggapin po niya na siya po si Pras na NPA at komunista, aba, marami hong mga kapulisan dito. Ulihin niyo na ho. Hindi ba inuhulat ang mga NPA? Dalawang bagay lang yan. Kapag dinina niya, eh bakit pa siya nagpailang kaso dito? Kung tatanggi niya na, kasi ang binanggit po ng ating mahal na Pangulo, dati Pangulong Rodrigo Duterte, ay yung France na NPA at komunista. Di ba? Maliwanag po sa gikan sa masa para sa masa. Now, ang tanong ko, siya ba ang NPA na tinutukoy at komunista? Bukod kay Chan, dumayo rin ang mga taga-Citizens Coalition for Transformation Movement. Lumipad sila mula pa Davao City para lamang ipakita ang suporta sa dating presidente. Hindi naman nagpatalo ang Duterte supporters sa noise barrage ng mga kaliwa at buong tapang na hinarap ang mga ito sa mapayapang paraan.